Ngayong araw nga pala ay nag-myday ako sa page ko na Boy Dugyot. Nagtanong ako kung anong magandang content ang gagawin ko. Dahil hindi naman ako sikat, 38 lang ang nag-comment. Yung iba ang sabi tungkol sa bike or franco daw si Boy Ibo at Boy Skincare. Pero ang nagustuhan ko ay tumulong daw ako sa nangangailangan. Kaso wrong timing kasi wala akong pera ngayon. Kaya naman napili ko na lang i-add in my life. Nga lang bukod sa wala akong pera, wala akong ganap ngayong araw. Hanggang sa nag-chat si Boy Skincare sa GC namin. Sobrang saya niya kasi nakapasa daw siya sa driving lesson. Kaya nang bigla siya nagyakay sa GC namin na mag-celebrate daw kami. Pero si Boy Ibo lang ang ililibre niya. Tuwang-tuwa si Boy Ibo nung nabasa niya na ililibre siya ni Boy Skincare. Medyo naawa naman ako sa sarili ko at sa tito ko. Kasi pag sinabi ko hindi ako sasama, hindi matutuloy yun. Pero dahil nakita ko masaya ang tito ko, sige, sasama na ako. Kaya kahit wala akong pera, kaya sabi ko tara na. Hindi ko alam kung ano nakakatawa kasi nagha-react siya sa chat ko. Ang sabi ni Boy Skincare, festival mo lang naman daw pupuntahan namin kaya 100 pesos lang ang pamasahe. Kaya mai-check ko lang ang pitaka ko. Ngayong buwan kasi na November, puro palabas ako. Bukod sa bumili ako ng bagong cellphone, nasiraan din ako ng cellphone. Nagbayad din ako ng kuryente. Siyempre nagpakimkim sa inaanak. Tapos naghuhulog pa ako sa retainer ko. Pero okay lang, mas na matapos 'yon. Okay na ako. 500 pesos pa pala ang pera ko. Kung 250 pesos ang balik, may 250 pa ako. Pero siyempre minus 100 kasi bibili ako ng ulam. Kaya 150 na lang ang matitira sa akin. Kaya nagbaon na lang din ako ng kanin para makatipid. Kung si Boy Ibo lang ang ililibre ng Boy Skincare, makikitikim na lang siguro ako. Kakatapos ko lang magprepare ng kanin, tito ko na mailigo at nagbibihis na. Ay sana o libre para mabilis kumilos. Ako naman lang ngayon palang maliligo. Siyempre mabihis ang ligo lang, nakakaya naman kasi naghihintay si Boy Skincare na matagal sa amin. Tuta nga pala ng tito Boy Ibo ko yung pamasko niya. Chat nga pala ulit si Boy Skincare sa GC namin. Sobrang tagal daw namin, isang oras na siya naghihintay. Kasi sinabi naman namin na ginagawa mismo ang tapat ng kalsada namin. Kung simula masyadong makadaang mga sasakyan, nagte-traffic pa talaga mismo. Pero after 30 minutes na paghihintay namin ng sasakyan, nakasakyan na rin kami ng tricycle. 10 minutes nakarating na nga pala kami dito sa uncle dyan. Dito niya kasi kami hinihintay eh. Pero kahit hindi ako lilibre ng Boy Skincare, no hard feeling. Basta libre lang niya ang tito ko, masaya na ako. Dito nga sa uncle dyan, sa nagpalibre agad ang tito ko na si Boy Ibo. Bilang pamangkin or bilang kaibigan, na-observe ko siya kung marunong ba siyang mang-alok. Pero wala eh, pero okay lang kasi hindi naman niya obligasyon na bigyan ako, kaya okay lang. Dito naman sa tapat ng uncle dyan, sa merong karinderya. Sabi ko bago kami umalis sa sumakay ng sasakyan, bibili muna ako ng babaunin kong ulam kung sakaling kakain kami. Gusto ko nga sana yung merong sabaw eh. Pero bumuli na lang ako ng adobo at saka ng tortang talong. Ay, hindi pa ako nakakapunta sa festival mo. Ngayon lang din ako makakasakal sa ganitong klaseng sasakyan. Akala ko nga sasakyan namin jeep o kaya bus eh. Ban pala. Sa 21 years kong nabubuhay sa buong mundo, ngayon lang ako nakasakay dito. Naunahan pa nga kami nakupo eh, tabi-tabi pa kami. Tapos ang swerte namin kasi aircon tapat-tapat sa amin. Napaka-comfortable pala sumakay sa mga ganitong sasakyan. Binabala ko nga sana matulog kasi hindi ko alam kung malapit ba o malayo yung festival mo. Pero wala pang 30 minutes, andito na agad kami. Ito na pala yung festival mall, hindi kasi siya mukhang mall sa labas eh. Akala ko nga kanong klaseng building lang, mall na pala to. Pansin ko nga si Boy Ibo at si Boy Skincare parehas lang nakasapatos. Parang todo forma silang dalawa samantalang ako nakachinelas lang. Nung nagkaroon nga pala ng ex Boy Skincare, dito nga pala sila nag-date ng jowa niya. Hanggang sa meron siyang inamin sa akin kung bakit niya kami niyakag dito sa festival mo. Ay nako, kaya pala siya nagpasama sa amin. Pero bago ko sabihin, niyakag muna niya kami dito sa banyo. Ito pala yung kasabihan na kapag meron kang kamit, mag-ahit ka muna. At opo, pumapag-ibig po ulit si Boy Skincare. May imimit po siya ngayon kaya po siya nag-ahit. Sus, pumapag-ibig. Aming tatlo, hindi namin akalain si Boy Ibo pinakasikat sa amin. Tingnan niyo naman kung gaano siya pagkaguluhan ng mga estudyante. Kala ko si Skincare ang sikat, si Boy Ibo pala. At eto na pala yung moment at sumama ang loob ko at nagtampo ako. Totoo nga na hindi talaga nila ako ililibre. Napa-acting niya ako na maging malungkot ako sa video para sa video niya, pero hindi niya alam meron talaga siyang gana mang iwan, pero okay lang. Sa konsensya na rin yun ni Boy Skincare, konsensya na rin yun ni Boy Ibo. Pamangkin niya ako, tapos kung marunong-runong di siya, sana sinabi niya na huwag na tayo sumakay kasi walang pera si Bay. Pero nung panahon na ay nako, wala eh, ako yung wala ngayon eh, pero okay lang. Importante, masaya sila. Hindi ko nga pala lubos akalain na talagang iiwan nila ako. Medyo nakakatampo at nakakasama lang ng loob. Guys, pero sa bagay, sabi ko hindi man nila ako obligasyon. Kasi siguro ang tanging masasabi ko lang sa kanila, eh hindi ko to kayang gawin sa kanila. Pero yun nga, kasalanan ko naman kasi wala akong pera ngayon. Okay, mag-enjoy kayo dyan sa trend. Habang ako nga pala dito ay nagbuni muna, nakakita ko dito ng wishing well. Ibarya para manok alamang peso, kaya ito na lang gagamitin kong pang wish. Ang wish ko nga pala para sa akin, ay para sa aming lahat na rin, at sana yumaman kaming lahat. Good health at sana lagi kaming masaya. At sana lagi kaming lahat mabait. So yun lang. Sana matupad. Medyo natatawa ako dito sa video ko na to eh. Kasi syempre, habang nire-record ko to, may mga nakatingin sa akin sa likod. Baka yun naisip nila, nag-emote ako dito, nag-emo ako. Tapos si Boy Skincare biglang naawa yata sa akin, ang sabi, gina kuya Dux, ililibre na kita. Sa roller coaster tayo sasakay, akong bahala sa iyo. Yun ang sabi niya sa akin. Eh alam niya, takot ako sa rides, kaya kahit ilibre niya ako, hindi ako sasakay. Diba ang galing, pero doon sa mga kabayong umiikot, hindi niya ako nilibre doon, kahit gusto ko doon. Kaya ayan, habang nakasakay sila sa roller coaster, ako na naman ako, nag-emo. Lalakad-lakad lang ako, tumipindot-pindot dito, baka merong biglang gumana at nakaiwan. Kasi diba minsan gumagana to, kasi meron palang hindi nakapaglaro, pero nakapaghulog. Pero habang pinipilit ko na makapaglaro ako, hindi talaga kasi ayaw nga gumana. At hanggang sa bigla nagbago ang hihip ng hangin. Eh kaya naman pala kasi dumating na pala yung imimit ni Boy Skincare. Bigla nga pala akong kinilig kahit galit ang tampo ko. Bigla na lang nawala at naglaho. Speaking of bigla nagbago ang hihip ng hangin, bigla nang nagyaki si Boy Skincare at ang sabi, tara kain tayo. Ibig sabihin nun, libre na rin ako. Dito nga pala niya kami dinala sa McDo at ako mismo ang order na pagkain namin at siya nagbayad. Pero syempre dahil nagbago na ako at gusto kong mag-inspirasyon sa kabataan, hindi tayo magsasay na pagkain kaya binili kong ulam, kakainin ko pa rin. At ang talong ko to, sarap-sarap nito eh. Ay, parang tama to.
So guys, dito ko natatapos yung vlog ko kasi kinikilig ako.